Isang magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman po tayong muli upang kilalanin pang mabuti ang ating mga sarili. So ngayon, tayo ay nasa Module 2 na at ito ay may titulong Calming Down and Managing One's Emotions and Thoughts. So ngayon, ang kinakailangan ninyong gawin ay isipin ninyo kung ano-ano ang mga nararamdaman ninyo sa mga oras na ito. Kung kayo ba ay nababagot, papagod, at kung ano-ano pang mga nararamdaman. At sa pagtatapos po ng ating talakayan mamaya, ay ating i-assess ang ating mga sarili. So ngayon, bago natin simulan ang ating talakayan, ay magkaroon muna tayo ng breathing exercise. Panoorin po ninyo ang video na ito. Fly with Abel and Fi. Sometimes the brain goes in overdrive when you are fearful and nervous. Say right before a big test, or maybe when you see a bully. At that time, your breathing becomes really shallow. The jumpy monkey in your brain becomes in control. It starts to pump oxygen really fast so as to make you run away from that situation. At that time, it's important for you to take deep breaths so that Mr. Smarty Pants in your brain can take control. That's when the 4-7-8 breathing is helpful. 4-7-8 breathing is a lot deeper, and we breathe from our diaphragm. Imagine there is a balloon under your lungs, and every time you breathe in, the balloon gets bigger and bigger. And then you prick the balloon and let the air get out slowly as you exhale. The way you do this exercise is to breathe in deep for 4 seconds, hold your breath for 7 seconds, and exhale for 8 seconds. When you do this, imagine the balloon inflating and then slowly deflating. Curl the tip of your tongue up to touch the hard ridge behind your upper front teeth. If you can't curl it up, just touch the hard ridge behind your front teeth. Now, let's do the exercise. Sit up straight. You may or may not close your eyes. Curl your tongue and bring it to the back of front teeth. Breathe in, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Breathe out, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Breathe in, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Breathe out, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Breathe in, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Breathe out, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Breathe in, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Breathe out, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Breathe in, 2, 3, 4. Hold, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Breathe out. 3, 4, 5, 6, 7, 8. At the end of the last cycle, relax and notice how you feel. Try to finish with an inner and outer smile. At the beginning, you may not be able to hold the breath for 7 seconds, and that's okay. Just keep trying and keep increasing your intervals. As you practice this exercise, you will notice you are getting calmer and are able to not let Jumpy Monkey ruin your mood. You will let Mr. Smarty Pants be the boss of your day. You will not run away, but will face the situation with wisdom and peace. Ayan, natutuhan natin ang breathing exercise na ito. At ano ang inyong mga ramdaman? Okay, kumalma po ba? Naging maayos po ba ang paghinga? Yung ating isip po ba ay na-relax? Okay, simula pa lang po yan. At dumako po na tayo sa ating unang tanong. Ano-ano yung mga reaksyon na iyong mga naalala na mga ibinahagi mo kahapon? Okay, yung mga nakalagay sa iyong pie crop. Okay, may mga nagsabi dyan, sila ay masaya, yung iba naman ay malungkot, yung iba natatakot, yung iba naman ay nangangamba at nag-aalala. Sa mga nailista mong mga reaksyon o emosyon sa iyong pie graph, alin sa mga naisulat mo ang masasabi mong healthy at unhealthy reactions? Yan, alamin nga ninyo ano ba yung mga healthy at unhealthy reactions dyan sa inyong mga naisulat sa inyong mga pie graph. Okay, sa ating halimbawa, syempre ang healthy reactions doon ay yung masaya. At ang healthy reactions naman ay yung nangangamba, nataalala, natatakot, ano, at kung ano-ano pang mga reactions. Ano naman sa palagay mo kaya yung mga paraan para makaya mo yung mga unhealthy reactions mo? Okay, ano ba yung mga dapat mong gawin? Okay, isulat niyo ito sa ating activity number 1. Okay, isulat mo sa ibaba yung mga paraan na sa palagay mo ay makakatulong para makaya mong maiwasan yung mga unhealthy reactions mo. Okay, mga halimbawa ko dito, una, makinig ng relaxing music, classical music. Pwede kang magtanim, ano, mag-drawing, gumawa ng mga gawaing bahay. Okay? At syempre, yung breathing exercise na ginawa natin kanina. Sa activity number 2 naman natin, no? Subukan mong magbilang pabaliktad from 10 to 1. Okay? Kung sa palagay mo ikaw ay na-stress at masyado kang nag-aalala, yan yung mga po pwede mong gawin. Pinakamabilis at manaparaan. Number 2, maaari kang pumikit at huminga ng malalim. No? Subukan nga natin. Inhale, exhale. Okay? Pwede kagaya ng ginawa natin kanina. At syempre, dagdagan natin ito ng pangatlo. Mag-isip ka ng 3 bagay sa paligid mo habang nag-inhale at exhale. 2 bagay na mahawakan mo at 1 bagay na marinig mo. Okay, gawin nga po natin ito. Inhale, exhale, mag-isip ng 3 bagay na nasa paligid mo. Inhale, exhale, 2 bagay na mahawakan mo. Inhale, exhale, at 1 bagay na maririnig mo. Okay po. Ano kaya sa palagay mo yung mga ibig sabihin ng ating ginawang activity kanina? Paano ito makakatulong sa iyo? Okay? Makakatulong yung mga ginawa natin kanina para mas ma-relax natin ang ating mga sarili. Dahil kapag ka hindi maayos ang ating paghinga, nagkakaroon na, ng receive, nare-receive ng ating utak na
may nangyayaring hindi maganda at doon tayo mas lalong na-stress. Kaya naman kapag masaya tayo, okay, excited tayo, nag-enjoy tayo, mas dumadami yung mga reactions sa ating isip na tayo at na mayroong magandang nangyayari. Okay po? At syempre, bago matapos ang ating talakayan, ay sagutin po natin ang tanong na ito. Una, ano yung naging kaibahan ng nararamdaman mo bago tayo magsimula at ngayon na matatapos na ang ating talakayan? I-rate nga po ang inyong mga damdamin from 1 to 5. Para naman sa akin, ang aking kanina, dahil medyo parang pagod ako dahil napuyat ako kagabi, okay? Medyo matamlay, no, ang aking pakiramdam at syempre yung aking boses medyo parang pagod na rin kahit bagamat kay medyo nakakuha naman na ako ng lakas dahil mahaba naman ay aking naitulog pero hindi pa rin naging maganda ang aking pakiramdam, no? Siguro ma-read ko ang aking damdamin ng sa bilang 4 at sana mabago ito at umabot hanggang 5 at mas maging maayos ang aking pakiramdam kapag ka nakakuha na ako ng maraming energy. Okay, at bilang pagtatapos po, ano, meron ba kayong gustong sabihin sa inyong mga kamag-aral? Dahil alam niyo na ba na ang mga nagyo-yoga, pagkatapos silang mag-yoga ay nagsasabi sila ng salitang namaste na ang ibig sabihin ay bow to you. Sa India naman, ang ibig sabihin nito ay goodbye o hello. Anong mga salita kaya ang gusto ninyong sabihin sa inyong mga kamag-aral? Kung ako ay inyong tatanungin, paalam sa inyo at sa muling pagkikita. At maging handa para sa ating magiging module 3. Maraming salamat sa inyo, paalam at sa muling pagkikita.